Noong sinaunang lahi ng mga aswang at engkanto, ay may isa lang na namumuno sa kanila. Halos 300 taon na ang nakararaan. Pero ang dalawang anak ng namumuno ay nagkaroon ng iba't ibang paniniwala. Si Josias ay panganay at naniniwala siya na ang ama ang pinakamagaling sa lahat. Si Solomon naman ay pangalawa at bunso sa dalawang magkapatid. Ito ay naging masama dahil sa panigbugho sa kuya niya. Ramdam niya kasi na si Josias ang paborito ng ama. Subalit ang katotohanan ay pareho sila nitong mahal. Naging sakim sa kapangyarihan si Solomon at siyang naging hari mula ng patayin niya ang sariling ama gamit ang espada niya na ito mismo ang nagbigay. Napasailalim sa kasamaan ang buong angka ng mga engkanto at aswang. Doon nahati ang mga lahi nila. May mga naitakas si Josias mula sa pamumuno ng huwad na kapatid at sila ay namuhay sa kabilang panig ng daigdig. Ang pinamumunuan ni Josias ay ang mga lahing engkanto sapagkat halos lahat ng sumama sa kanya ay mga kalahi nito. At ang naiwan naman kay Solomon ay ang mga aswang. Sapagkat mga tapad kay Solomon ang mga ito at kabilang sa mga masasamang aswang na hayok sa pagiging masama at pagkain ng tao. Si Josias ay naging mahusay na pinuno ng mga engkanto. Kahit magkaiba sila ng ina ni Solomon, ay kapatid ang turing niya rito. Si Solomon naman ay sa lahing aswang nagmula ang ina. Samantalang si Josias ay sa lahing engkanto at ang kanilang ama ay anak ng engkanto at aswang na nagmamahalan noon. Kaya nagkaisa ang mga lahing magkaiba ay dahil sa kanilang mga ninuno. Ngunit ngayon ay magkatunggali uli sila at ang masaklap pa roon, magkapatid sila na nag-aaway dahil magkaiba ang paniniwala. Walang magawa si Josias kundi ang ipagtanggol ang nasasakupan laban kay Solomon. Isang araw, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Josias at Solomon. Naging malubha ang kalagayan ni Josias at nauwi yun sa kamatayan. Ang nag-iisang anak na si Berdusa ang nagmana sa trono niya. Naging hari si Berdusa at ipinaghiganti ang kamatayan ng ama. Doon naman nalagutan ng hininga si Solomon dahil sa galit ni Berdusa ay pinagputol-putol niya ang mga katawan ni Solomon at saka ay pinakain sa mga kalahi nitong aswang. Yun ang pagkakaiba ni Berdusa sa ama. Si Josias ay maawain at madaling magtiwala samantalang si Berdusa ay matapang at matigas at hindi nagtitiwala kahit kanino. Ito ay tuso at palaban. Si Berdusa ay anak ni Josiah sa isang diwata na si Verlin. Lahi siya ng mga engkantada. May pakpak si Verlin at napakaganda. Naging magkasintahan sila ni Josiah hanggang sa pakasalan niya ito at bigyan ng isang anak na lalaki. At si Berdusa na ngayon. Sa kasamaang palad, ang mga engkantada ay hindi pwedeng magkaanak na lalaki dahil sila ay masasawi. Ngunit, kahit alam ni Verlin na ikamamatay niya ang pagsilang sa sanggol, ay pinagpatuloy niya ito dahil sa pagmamahal sa asawa at anak. Alam niya na kailangan ni Josias ng lalaking anak para mamuno sa kanilang lahi sa panahong ito ay tumanda. At isa pang alay ni Verlin ay hindi lang ang buhay niya, kundi isang bukal na pagkukunan ng inumin para hindi tumanda ang mga engkanto. Napakadalisay ng puso ni Verlin para sa mga kalahi niya. Inialay niya ang buhay niya para sa mga kalahi para hindi ito tumanda. At mula nga nang namatay na si Josias at namuno si Verdusa sa kanila hanggang sa napatay niya si Solomon, ay nagkaroon na ng katahimikan ng lahat. Ngayon na lang ulit na buhay ang kasamaan.
na mula sa lahi ni Maurice. Na alam naman natin na si Maurice ay galing lang sa lahi ng mga mortal na sinalina ng kapangyarihan ng mag-asawang aswang. Binuksan ni Haring Jovan ang lagusan papuntang daigdig ng mga mortal. Yun na ang simula ng katapusan. Susunduin niya ang anak niyang si Sonya kasama ang kambal nito at si Isadora. Nagulat si Isadora dahil wala naman siyang hinihintay na bisita. At isa pa ay patulog na rin siya. Bakit may kumakatok? Sa isip-isip ni Isadora. Pinagbuksan niya ito ng pinto at nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya maaaring magkamali. Ang engkanto na naman tala sa kanya noon ay nasa harapan niya ngayon. At hindi man lang ito tumanda, makisig pa rin ito sa paningin ni Isadora. Maaari ba akong tumuloy? Mahinang tono ni Jovan sa tulala pang si Isadora. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito nang makabawi sa pagkabigla. Napangiti naman si Jovan at naglakad. Nasaan si Sonya? Pati na ang mga apo ko? Tanong ni Jovan. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Teka nga, bakit? Sa halip na makapagsalita si Isadora, ay nahalika na siya ni Jovan. Ba't bastos na lalaki to ah? Sa tanda kong to, nagawa pa akong halikan? Sinampal niya si Jovan ang bitawan nito ang labi niya. Iniabot nito sa kanya ang isang botelya. Oh, inumin mo. Saka tinignan ni Jovan ang mga mata ni Isadora na tila hinipnotize. Ininom naman ni Isadora ang laman ng bote at maya-maya pa ay nararamdaman na niya ang pagkakaiba sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang nagpunta sa salamin at namamangha na hinihimas niya ang kanyang muka at napaiyak sa nakita. Nagbalik siya sa pagkabata. Noong 18 years old pa lang siya, napaupo na lamang siya sa sahig. Nilapitan naman siya ni Jovan at inalalayan tumayo. Ngayon ko lang to sasabihin, Isadora. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin kita. At hindi yun nagbago. Patawarin mo ko kung nilapastangan kita noon. Pero lahat ng yun ay labag sa loob ko. Sinunod ko lang ang propesya na dapat ay magkaanak ako sa isang tao. Niyakap niya si Isadora at may kung anong naramdaman ito. Parang masaya siya na hindi niya maipaliwanag. Tumungo sila sa kwarto na mag-iina. Inutusan ni Jovan si Isadora na hawakan sa kamay ang kambal. At siya naman ay hawak si Sonya sa isang kamay. At sa isa ay si Isadora. Pumikit ito. At pagdilat nila ay nasa Encantadia na sila. Dahil ayon kay Jovan ay mas ligtas sila roon para sa paghahanda ng lahi nila sa pagpuksa sa lahing aswang. Nagising ang mag-iina na nasa magandang silid at malambot na kama. At ang kanilang kasuotan ay napakagarbo. Tila sila ay mga prinsesa. Nasa fairy tale ba ako? Tanong ng kambal sa sarili nila. Ngunit mas nanaig ang pagiging isip bata ng kambal. Nagtatalon sila sa kama at nagtitili. Dahil kung panaginip man ito, ay ayaw na nilang magising pa. Si Sonya naman ay kinausap ng ama na si Jovan. Naipaliwanag na din ni Isadora sa kanya kung bakit ito bumata. At pati siya ay pinainom ng tubig na nanggaling sa bukal ng buhay. Yan ang buhay ni Verlyn. Ang bukal. Ang bukal nagpapabata sa lahat at nagpapagaling sa anumang karamdaman. Pumalik din sa pagkabata si Sonya. Noong 18 years old pa lang siya.
Nahuhulaan niyo na ba kung bakit sila bumalik sa pagkabata at sa edad na 18 years old? Kung kailan ang babae ay nagiging ganap na dalaga? Marahil ay hindi pa. Samahan na lang natin silang magsanay para sa nalalapit na pagtutunggali. Si Marina ang isa pang anak ni Isadora sa naging asawa niya 2 taon makalipas na mawala si Marian sa buhay niya. Noon, akala niya ay wala na mangyayaring maganda sa buhay niya. Pero nung makilala niya si Doming, ay napalapit ang loob niya rito. Marahil ay sanhi ng pangungulila niya sa anak na walang iba kundi si Sonia, nakasama na niya ngayon. 6 na taon ang pagitan ni Marian at Marina. 3 taon kasi si Marian nang mawala at 2 taon pa bago nag-asawa si Isadora at nagkaanak. Naging masaya ang buhay noon ni Isadora nang mag-asawa siya. Pero mas lalong naging masaya dahil ito kay Marina. Napunan nito ang pangungulila niya sa panganay na anak. At yun ang dahilan kung bakit Marina ang pangalan niya. Ay para palagi din niyang maaalala si Marian. Masayahing bata si Marina at napakabait nito. Mahal na mahal siya na mag-asawang Doming at Isadora. Pinag-aral nila si Marian sa Manila at doon na rin nagkaroon ng trabaho. Pero nang matukso naman itong mag-abroad, ay doon na namalagi sa US at doon na rin nagkaroon ng asawa. Pero madamot ang pagkakataon para sa kanya. Dahil sa tuwing nagbubuntis ito, ay nakukunan ito. Hindi na siya nagtatrabaho pero ganoon pa rin ang nagiging resulta. Isang araw, ay naisipan nito na umuwi sa Pinas at doon na nga siya nagkaroon ng mixi na ipinagkaloob ni Isadora sa kanya. Swerte ang anak niya dahil mula nang dumating ito sa buhay nila, ay naging maayos ang pagsasama ni Marina at ng asawa niya. Hindi naman nawala sa isip ni Marina na ang kanyang anak ay galing sa ibang babae at ayaw niyang isipin na mawawala ito sa kanya. Nagtatrabaho siya para sa anak niyang si Mixi para sa magandang kinabukasan nito. Wala kasi nang namatay ang asawa niya ay inisip ni Marina na mag-impok para sa kinabukasan ni Mixi. Ngayon ang uwi ni Marina sa Pinas. Miss na niya ang kanyang anak na si Mixi. Ngunit, ang ipinagtataka niya, bakit hindi man lang ito nag-chat or tumatawag sa kanya? Dahil sa pagkakaalam niya, ay hindi ito makakatiis na hindi siya makausap sa isang araw. Pero merong 2 linggo na hindi man lang ito nagte-text o tumatawag man lang. At kapag sinusubukan ni Marina ang tawagan ito, ay out of coverage ang sinasabi. Nag-aalala na talaga siya sa anak. Kahit naman hindi sa kanya nanggaling si Mixi, ay mahal na mahal niya ito. 1 oras na lang, lalapag na ang eroplano na sinasakyan niya. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Sosurpresahin sana niya ang anak. Pero mukhang siya ang masosorpresa sa madadatnan niya. Naalala naman niya ang huling usap nila ni Mixi. Nagsabi ito na magbabaksyon daw siya sa probinsya kasama ang kanyang kaibigan na si Alisa. Pero mula noon ay wala na siyang natanggap na kahit ano paman mula sa anak. Habang sa baryo ay may nabubuo ng plano ang hari ng mga aswang na si Morris. Kung hindi din naman nila mahanap sila Sonia at ang anak nito, ay bakit hindi na lang nila ito hintayin? Alam niya na may plano ito laban sa kanya. Noon pa man ay, duda na siya sa asawa ni Gaston. Tila ba may kakaiba rito? At sa tuwing magtatangka siyang kagatin ito at gawing kalahi nila, ay kung bakit may nagaganap na hindi maganda. Kaya nauudlot ang pagkagat niya rito.
Pero kinausap na rin siya ni Gaston. Sa bagay na yun, kailangan nilang maging kalahi si Sonia bago pa ito manganak noon na si Alisa. Subalit ng kagatin ito ni Gaston habang natutulog ay tila walang bisa. At ang naging resulta, si Gaston pang nagkaroon ng karamdaman matapos niyang kagatin si Sonia. Nilagnat ito ng isang linggo at nawala ang kapangyarihan nito na makapaglaho. Kaya kinagat ulit ito ni Morris para manumbalik ang lakas. Pero nang makagat ito ni Haring Morris, ay may kakaiba siyang naramdaman. Tila ba nagbabago siya? Parang bumabalik siya sa dati niyang anyo na tao. Yung mukhang anak araw at walang lakas at mahina pa ang loob. Kaya sa isip-isip ni Morris, anong meron sa babaeng si Sonia at bakit iba ang nangyayari sa tuwing may nagtatangkang kumagat sa kanya? Kaya minabuti ni Morris na abangan si Sonia habang tulog at doon isagawa ang plano niya. Napapatayin na niya ang babae dahil wala naman itong silbi kahit nakagatin pa ito. Isang gabi, tulog na nga si Sonia sa silid nila ni Gaston. At dahil wala ang asawa, ay natulog lang siyang mag-isa. At ang alam niya ay nasa taniman ng mais ito at doon magpapalipas ng gabi. Pero ang totoo ay may sakit ito at nanghihina gawa ng pagkagat sa kanya. Dahan-dahan si Morris na nilalapitan ng tulog na si Sonia. Kumuha ng unan si Morris at akmang tatakpan ng unan sa mukha si Sonia. Ngunit biglang may lumabas na pusang itim at pinagkakalmot si Morris. Hindi siya nito tinigilan hanggang sa mapuno ng kalmot ang mga braso nito. Walang nagawa si Morris kundi magtangkang maging isang malaking aso. Sa pagmamadali ay nahawakan niya ang leeg ni Sonia at doon dumikit sa kanya ang tila kwintas nito na pilak. Nasusunog ang balat ni Morris na nakadikit sa kwintas na pilak. Aray! Ano to? Hindi ako makapagpalit ng anyo. Natatakot na si Morris. Kaya nagtatakbo siya palabas ng silid at tumakas na siya bago pa mahuli ang lahat. Nasunog lahat ng nadikitan ng kwintas. Anong meron sa kwintas na yun? At bakit may tila nagbabantay kay Sonia? Sino ba talaga siya? Paulit-ulit na tanong ni Morris sa isip niya. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Morris sa mga nakaraan nang biglang may tumawag sa kanya. Emperor Morris, may babaeng naghahanap sa inyo. Saad ng utosan niya. Papasukin mo, sagot ni Morris. Tumalima naman ito at maya-maya pa ay pumasok ang isang babae na may katandaan na. Isa itong manghuhula. Pinahulaan ni Morris si Sonia sa matanda. Kailangan niyang malaman kung saan ang galing ang babae at kung nasaan na ito ngayon, pati na ang anak niyang si Elisa. Konti na lang ang araw ng pagtatapos kapag hindi niya nahanap si Elisa at nahialay ang dugo at buhay nito sa puno, ay mawawala na siya ng tuluyan. Isang linggo na lang ang kailangan niyang ipaghintay. Kailangan nang mahanap niya ang mag-ina. Umupo ang manguula at nagsimula nang mag-orasyon. Tumirik ang mga mata nito at naging puti lahat. Saka tumingin sa bolang kristal na nakapatong sa mesa. Ang babaeng si Sonia ay hindi ko makita. May pinagkakanlungan siya na isang malakas na pwersa. Isang hari. Oo, hari ng mga engkanto. Yun nga si Haring Juvan ang Encantadja. Saad ng manghuhula. At bumalik na ito sa normal.
Nakalis na ang matandang manguhula. Ngunit nag-iisip pa rin si Morris. Bakit itatago ni Jovan si Sonya? Ano ang kaugnayan ng hari ng mga engkanto kay Sonya? Na isa lamang normal. Madami na namang tanong sa isip ni Morris. Kailangan niya na talaga kumilos. Hindi siya pwedeng magpakampante na mahahanap ng mga tauhan niya si Sonya at Alisa. Gayong may nagtatago pala sa mga ito. Nagsimulang bumuo na magandang plano si Morris. At malalaman niyo ito sa susunod na kabanata.